Hello, what is up mga ma'am, sir, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fries, I'm visual artist from Manila. And today, we are going to unbox the Iron Man Mark 17 Heartbreaker from ZD Toys. Again, thank you very much, Sir Mark of Laruanan or Eril Justin Baste of Laruanan. Pumunta kayo sa page niya if you want to get a copy of this super, super nice action figure for 1,200 only. So yung Laruanan, meron siyang Facebook page and Shopee page. Okay? I will put the link in the description down below. So first, sa box design, sa upper left, they have the Marvel Studios, the Infinity Saga, Marvel logo, ZD Toys logo, 1/10 scale Iron Man collections, the shot of Iron Man here, 17 numbers sa likod. Then the seal of Disney, sabihin si ZD Toys ay original, authentic, and hindi po siya KO, hindi bootleg, hindi siya knockoff. So Marvel Studios Iron Man 3 XVII. Sa side naman, we have the Zongdong Toys. Ang ibig sabihin pala ng ZD Toys ay Zongdong Toys, okay? Tapos we have the stickers. Tapos we have the pose here of the action figure. Tapos front and rear, flying pose, standing pose. Tapos yung mga accessories niya, and then Chinese text here, warnings, QR code, barcode. Sa side naman, we have Marvel Studios Iron Man 3, kasi nakita natin si Heartbreaker dun sa movie. Okay, so yun, pagbukas natin, yung type of packaging niya, very premium, hindi siya window type, so yun nga, medyo hindi niya makikita yung loob niya, yung loob ng box. So kung meron man itong mga defect, ano na yun, factory defect na talaga yun. Hindi kayo makakapamili ng mga ano mga units. Tapos dito naman, you have the first tray, dito si action, dito yung action figure. Tapos sa second tray naman, nandito yung mga accessories. Okay? Alright, here we go. Grabe. Sobrang ganda ng Heartbreaker na Iron Man 3. Hindi siya LED version, ah. Pero sana magkaroon ng LED version. Dito nila kakabit yan sa likod yung buttons. Ganda, napakaganda. So, teka, kuha lang ako ng paintbrush panturo natin, pang pointer. So, yun, let's start sa head, yung details. Medyo meron lang konting-konting manipis, mababaw na paint scratch lang dito sa face. So, yun yung sinasabi ko, hindi kayo makakapili ng mga action figures kasi windowless yung packaging niya. Pero grabe naman sa paint application, sa sculpt, sa proportion, sobrang ganda, grabe. So, sa head, mamaya punta tayo sa articulation. So yung combination ng colors dito ay red, silver, at saka gold. Yung gold niya, kasi meron akong Hot Toys dito, mamaya i-compare natin yan. Yan yung Hot Toys, i-compare natin yan. Pero grabe yung gold nito, medyo mas saturated lang na yellow yan. Kasi dito sa Hot Toys medyo desaturated. Ngayon may point of comparison tayo, pero yung para sa akin, ha, ang ganda ng napakagaling talaga ni ZD Toys on how they translate yung mga big size na Hot Toys to a smaller size action figure na gantong level of detail and paint application. Ang galing, napakagaling. At saka yung price point nito, hindi siya super mahal. Super affordable siya. For 1,200, meron ka ng Hot Toys, mini Hot Toys na action figure. Diba? Napakaganda talaga. Pwede kayong makakollect kaagad ng Hall of Armor from Mark. Actually, available Mark 1 to 7. So, and contact nyo lang si Sir Eril Justin Basi of Laruanan. Super, super cool. Medyo may overspray lang dito ng silver, pero ayun. Hindi naman siya super halata. Hindi, ngayon ko lang siya nakita. Panel lining is on point. Very nice. Red, cherry red. May mga konting dots lang dito. Pero okay lang kasi i-repaint naman natin to. Baka i-battle damage natin. Or gawin natin yung color shifting. Ayan. You have the oversized chest reactor or arc reactor here. Tapos meron mga parang mga steel bars dito na nag-hold dun sa oversized na chest reactor. You have the gold here. Exhaust. Shoulder panels. Sobrang ganda. Naro-rotate din siya para makakagalaw yung arm freely. Ganda ng head design.
Sana pwede itong mapailaw. Ayun, kung gusto niyo magpailaw ng mga ano, ng mga action figures, contact niyo si Sir JVAC or si Whale FX. Yan, nag-aano siya, nagpapakulay siya, nagpapailaw siya ng mga LED ng mga Iron Man action figures. Naglalagay siya ng mga, ayan, kung gusto niyo magpa-modify na mga laruan to put LEDs on it or in it, contact Whale FX. Okay, sa arms naman, we have the silver band here, super cool. Gold dito sa joints. Tapos yung kamay, galing din, very detailed din siya. Ano? Compared mo sa kamay ng ano ng Hot Toys, ganun din, pareho lang din. Grabe, nung galing. Galing nila gumawa talaga. Para sa akin, isa to sa pinaka the best na translation nila ng smaller scale na Iron Man action figure. Napakagaling talaga nila gumawa ng mga Iron Man action figures. Grabe. Look at that level of detail. Armor panels, different armor cuts, panel lining is on point. Grabe. Dito lang, medyo may na-miss ng isa. Pero grabe, pinagmamasdan ko ang ganda talaga ng gawa nila. Tsaka pinagko-compare ko to, itong dalawang action figure or collectible. Halos parehong-pareho, grabe. Ngayon iniisip ko kung paano nila ginagawa yun. Kasi ang hirap nun, kasi mas maliit yung canvas nila, di ba? Mas maliit yung canvas eh, mas maliit yung 7 inches kasi sa 1/6 scale, 12 inches. Kaya yung level of detail, halos walang nabago. Parang ganun pa rin. Pero yun nga, in a smaller form and a more budget-friendly form. Kasi, ito, ang Hot Toys, bukano to? Parang 5K, pinakamura nito eh. Or 4.9. Tapos ito, 1.2. Diba? 1,200 only. Tapos, ayun, resume tayo. Ito, dito, natutuwa ako sa technology na to eh. Sa ginawa nila. Kasi wala naman to sa Hot Toys, ito. Itong part na to. Yung sa likod. Ayan o. Hindi naman, okay. Oo, tama. Hindi naman naka-extend to eh. Ayan o. Itong sa likod ng kanyang legs. Wala naman to extension eh. Okay. So, ang ginawa nila, itong silver na to, pinag-combine nila into isang, ano, into one part. Kaya ito, nafo-fold. Yan o, nafo-fold siya para pwede mo siyang i-bend. Kasi ito, pag fin-hold mo to, yan, kasama dun sa mismo joint. Tapos dito naman, hiwalay siya. Okay. Gets ko na. So, ganda ng ginawa nila dito. First time ko ito nakita ang ginawa nila sa, ano, sa Iron Man action figure. Yung bendable na leg part or behind the thigh part, yan, the thigh area niya, yan. Super nice. Meron lang konting paint chip dito. Have the gold panel here, reds, ganda ng red, parang pareho ba itong red, mas darker lang yung red nito ni ZD Toys kaysa dito kay Heartbreaker na Hot Toys. Ito na talaga yung ano ko eh, ito na talaga yung point of comparison ko kasi talagang ano siya. Para sa akin, mini Hot Toys talaga siya. Grabe yung level of detail talaga. Ayan o. Pag sinide by side niya yun, para talagang nag-shrink yung Hot Toys. Ayan o. Okay, sa knees naman, you have the silver. Tapos meron kang red panels here. You have the gold part. Tapos may mga exhausts. Ganda ng silver dito. Ganda ng ano? Ganda ng gawa nila talaga. Wala bang markings? Walang markings ng ZD Toys. Usually yan, meron dito eh. Sa pa. Okay, accessories tayo. Sa accessories naman, you have alt hands. 1, 2, 3, 4. Ang gusto ko rin dito sa ZD Toys, marami siyang alt hands. 2, 3, 4, 5, 6. 6 na alt hands, tapos 1, 2, 3, 4, 4 na flame effects. Pwede nyo pang insert yung flame effects dito sa kamay. Yan. Tsaka sa paa, pwede rin. Yan, meron din siyang butas dito. Yan.
Tapos pwede niyo i madali, medyo madali lang naman siya iyan, tanggalin. Hold niyo lang 'yun, yung part yung pinakamalapit na part dun sa joint, tapos saka niyo i-pop off yung hand niya para less torque or less pressure, kasi mamaya pag kumari dito tapos dito niya hinawakan, baka mabali ito eh. Yun, ganun ko ginagawa yung ano, yung pagtanggal ng mga parts. So yan, at least yan, pwede niyo ilagay yung ano, yung mga flame effects or mga repulsor effects. Yan. Okay, articulation tayo sa head, up that far, tapos down 360 sa shoulders, layo, panalot 360, ikot, bicep swivel, double jointed elbow, yan ang double jointed elbow, tapos ball joint yung kamay. Tapos ang maganda rito, pag inangat nyo to, walang space, naka-extend to, ano, galing, napakagaling ng engineering dito, galing na mga gumawa nito. Yan. Tapos pwede mo ab crunch, tapos extend, okay, and na-extend siya, tapos pwede nyo balik. Sa legs naman ganun din, pwede nyo extend pababa, okay, extend pababa, tapos twist, thigh cut. Tapos dito, meron din extra articulation, yung sinasabi ko kanina, parang behind the leg or thigh part na articulation. Ngayon lang nila in-apply to. Tapos yan, bend 90 degrees, double jointed din to, yan, double jointed na knee, tapos you have the ball joint na paa, okay? So overall, this is a very, very nice action figure for 1,200 only. Maraming salamat ulit, Sir Ariel Justin Baste of Laraanan, for providing this action figure for unboxing, review, and customization. Okay? So yun, comparing lang dito sa Hot Toys, ang ganda talaga ng translation nila. Paano nila na-translate itong Heartbreaker na ZD Toys. Para sa akin, ito isa sa pinakamagandang armors na ginawa nila. Sobrang ganda. Galing talaga nila gumawa ng Iron Man talaga. Paint application, sculpt. Yung texture din, very glossy siya. Okay? So, yun. Yun lang mga mom, sir. Kung gusto niyo umorder, dito lang kay Sir Ariel Justin Baste of Laruanan. Meron siyang Facebook and Shopee page for 1,200 only. Okay? Ay, meron pa palang base. Maganda yung base nila. Hexagonal base. Tapos, kahit hindi siya LED version, ano na, spring-loaded na yung kanyang clamp para pwede nyo siyang hawakan sa arms or sa waist, and para magkaroon kayo ng, para pwede nyo siyang i-display for na naka-flying pose. Yan. Okay? So yun lang. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!